Aloha sa lahat ng mga taga-subaybay kong mga Pilipino, especially sa mga Tagalog. Actually, I'm not Tagalog, but I'm trying hard to make a Tagalog version of my video about nitong jade plant. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog, but actually, nagiging known itong plant na to as jade plant. Marami siyang pangalan. Jade plant, money plant, dollar plant, friendship plant, lucky plant, at saka yung scientific name yata niya is Grassula ubata. Maganda nitong plant na to kasi magagawa mo into a bonsai kasi yung structure niya ang super ganda. Nagiging ano siya, tumatanda yung mga branches niya. So, lalong tumatagal na magiging plant mo sila, yung trunk niya nagiging makapal at nagiging look like a tree-like structure na maganda siyang gawing bonsai. Then yung purma ng tanim, ang ganda-ganda. So, kaya paborito na ito ng mga iba-ibang nationality ng tao. And kasi sabi nila it's a lucky plant, then madaling ipropagate. You can propagate this plant using the branches, yung maliliit, depende sa gusto nyo gaano kalaki. Kahit gaano kalaki. Yan, kahit gaano kalaking branches yung gusto niyo. Kung gusto niyo ng branch na maliit, pili lang kayo, putulin niyo. Kung gusto niyo itanim agad, huwag niyo tubigan yung lupa agad, yung tanim, para hindi siya mag-rot. Kasi yung sikreto nito, dapat pag pinutol mo, then you're planning to plant, kailangan ipakalyum nyo muna for sure na hindi siya magrarat. So, yan. Yeah, maraming branches doon na matanda na. Ang history ng plant ko na ito, mostly itong tatlo. Tatlo na lang siya na iwan, yung pinakamatanda. Kasi mayroong nag-a-attack na worm. Ina-attack niya yung inside. So kung magtatanim kayo ng ganito, you should be watching those worm kasi paborito nila, kasi ang inside nitong jade plant malambot, masarap kainin. Kahit nag-i-structure siya na parang matigas like that, parang tree-like structure. Akala mo, super tigas yan, like a kahoy, hindi, malambot. So, masarap kainin ng worm. Then, mayroong worm na usually, that's their favorite na kainin. Ina-attack nila from inside. Actually, nag-i-start sila from the one of the trunk na nakakapasok sila, then they penetrate inside and going to the trunk, then kakainin nila kunti-kunti. Hindi mo lang nalalaman pag hindi mo nabantayan. Bigla na lang namamatay yung ano mo, yung halaman mo. So yung worm na yun is mapula yung head nila. Yeah, yun ang iwan ko kung anong tawag ng worm na yun. So, yan ang
ma-share ko about sa halaman na to. I've been growing them with me mga almost 13 years na. But ang history ng plant na ito is from my it's the second landlord namin in Waipaho. May halaman kami, I think dalawang pots yung flower pot ng naiwan sa bahay kasi ganun talaga yung may-ari nun kasi nagbibilib talaga siya nito sa halaman na to na it's a good luck. Lucky plant, sabi niya. So, sabi niya, Imelda, you can taking care of that. Please taking care of that. Then, kung ano yung pag napadami mo, sa'yo na, then, basta iwanan mo lang ng dalawang pots ng jade plant sa bahay pag lilipat na kayo. So, yun lang ang hinihingi niyang pabor. So, yun din ang tinupad ko, yung healing niya. So, I'm taking care of all those plants, pinupagate ko. Then, actually, napadami ko. It's about 12 na ganito kalaki. Ganyan kalaki na 12. Then, ang isa, ibinigay ko sa I have a best friend that we always barter a plant, so nagpapalitan kami ng plants. So I give it sa kanya yung isa na almost ganito din but iba yung purma niya. Then kasing laki nito. Then yung I think dalawa medyo kukunti na lang yung ito yung mga naging resulta sa ibang branches kasi inatak nga yung the big structure ng ibang plants, inatak ng worm na yung head niya is pula. So yung mga branches is sinave ko. So yun na ang mga resulta nito. So they're a part of an old plant. So, marami sila, marami pa nandun sa, anong tawag dun? Nandun sa area na nilalagyan ko ng mga tanim ko na pinaparami. So, nandun. Later on, ipapakita ko rin sa inyo. Then, so, yung naiwan talaga is around only 3-4 yung malalaki, 3-4 apat ang naiwan sa akin. Then all the branches it goes to like this big, then mayroon pang iba, marami na super dami. Then yung maliliit na branches it pinalaki ko for 13, almost 13 years na maliliit sila. It's in the, yung in-squeeze ko sila into a small cup. Yung usually na bibili yan sa department store, supermarket, or like Times, so Walmart, sa Costco at sa iba pang mga supermarket na nagki-carry noon. It's pula na usually yun ang ginagamit nila for party. So yun ang binutasan ko yung ibaba ng tatlo. Then doon ko pinapatupo yung mga jade plant ko at sa mga aloe vera na yung gusto kong paliitin. Ang ginagawa ko, I squeeze them in there. Sorry.
sorry. I'm so sorry. So, yung pinaliit ko na version ng mga plants na ito kasi pinatubo ko sila sa maliliit na cups. I squeezed them at least I put 5 or 6. Marami sila sa isang cup. So, syempre kasi nagsishare sila ng nutrients na makukuha sa binibigay mong lupa. At saka, yung ginagawa ko rin para hindi sila masyadong tumaba. Limited yung paglaki nila. Hindi ko pinupuno ng lupa yung cup. Kukunti lang, then tuon ko sila pag totally maganda na yung root system nila. I let them grow in the sunny part of our area. So kaya talagang matanda yung itsura nila, yung maliit na ang gaganda. Then kaso nga lang yung iba sa ngayon I think I brought only 3 5-gallon pots na in-squeeze ko sila all together. Then yung iba nandun sa farm na nirerentahan ko, it's 1/8 acre. Then yung iba itinapon ng asawa ko. I'm so sad kasi it's yung tinapon niya, ang dami eh. Yun pa naman ang pinaka ano ko, yung selected ko na mga plants na I can make money kung i-design ko into yung magandang pot, then individual mo kasi yung structure ng maliit na plant kasi doon sila doon ko sila inilagay sa pinaka sunny. Then tinapon siya ng asawa ko. I cried a lot kasi biruin mo, it's a mix up of old branches na galing sa mga namatay na halaman ko, na it's an old one, at saka yung pinatubo ko ng almost 13 years na galing sa leaves na inalagaan ko para magiging gagawin kong bonsai or individual bonsai. So, maliit siya, maganda ang pagkaporma. Then, yun nga lang, itinapon nung lumilipat kami, naglilinis. Sinabi ko pa, please huwag kang magtapon, but tinapon pa rin kasi pumunta lang kami ng dalawang oras para umatin ako ng compulsory na meeting ng pagka caregiver ko. Nung dumating ako, wala na, natapon na. So I cried again kasi yung first cry ko na talagang I cried a lot talaga nung itinapon ng asawa ko yung I grew almost 13 years na aloe vera bonsai na I think it measures about 8 feet na stalk ng aloe vera. Then nung namatay yung mom ko, I went to the Philippines to attend the burial. Nung bumalik ako, I'm so sad kasi my husband threw away all those that I selected. I hung it on the yung dragon plant na malaki. Then
talagang pinili ko yung mga halaman na yun. It's matataas siya, then sana pipicturean ko, then I have to measure it kasi sometimes in the gardening, ano, yung may mga grupo sometimes na you have to yung mag-ano kayo ng record na sino yung may pinaka-longest na ano or pinaka-malaki na, na halaman or ganun. It's something. So, sana isasali ko yun. Then, kasi wala, sa pagkakaalam ko, walang nag-take care ng aloe vera na ganun kataas yung stook. It's higher than me. I'm 5'1", but it's higher than me. It's longer than, you know, when I have to, ano. Then, ang dami nila, ang dami. Super dami. Kung gagawin ko yung, ano, gagawin ko yung design na, yung kapareho ng design na nandyan sa YouTube, napakamahal nun. Marami akong magagawa, but, naitapon na. Oh, I think pwede pa namin iwan ko kung makukuha pa dun sa tinapunan, but I decided to kinakalimutan ko ba? Nanghihinayang lang ako but itinapon. 13 years. So yun, it's a sad story. Sorry. Sinishare ko lang. So yun. I'm sorry, I make you feel sad. Kasi, you know, when you're growing a plant, it will grow old with you. Especially when you make a bonsai. Yun, ganyan. So, pag nakagawa na ako ng bonsai na yung gusto ko, i-share ko pa rin sa inyo yung mga update niya. Then, ang isa ko pang gustong pag-usapan dito sa video na to because nandito na tayo sa topic ng jade. Kung may mga anak kayo or member ng pamilya or kayo mismo, asawa or your husband or wife na, you know, you're always bored and nothing to do kasi malalaki na yung anak nyo, then nandyan lang kayo sa bahay, walang mapaglibangan or ano. Huwag na kayong maghanap ng ibang libangan na nakakapag-create ng trouble, like going to the neighbor na syempre mag-chika-chika or something. Okay naman yung chika-chika, but not too much. So, while we're growing old, magtanim na kayo nito, nakakaaliw. Then, kasi magkakapira pa kayo talaga. You know what I really regret? Sana dinamihan ko pa ang pagtanim nito. Kasi maraming perang nagagawa talaga pag ininegosyo mo. Kasi maraming nagkukulik nito. At saka yung iba, pag marami ka na, even yung stalk niya or yung branches na matatanda, binibili yan. Yung iba, nililista nila sa eBay. Yung mga gumagawa ng yung bonsai, yun ang usually bumibili. Kasi, just imagine, kung ikaw pa mismo ang magtatanim ng mga materials na para gagawin mong bonsai, it takes years. So, it's so a waste of time. Kung negosyante ka, of course, yung bibili ka na lang ng plants na talagang matanda na, then i-design mo na lang. Kaya, talagang believe na believe ako. It's really a money plant. So, kung may malaki kayong mga yard, be wise. Ano, magtanim kayo. Ito, hindi siya mahirap alagaan.
magsusurvive siya kahit kunting aroga lang at saka kunting lupa, kunting tubig, hindi siya madamot. Nagsusurvive siya. So, kung mahilig kayo sa paghahalaman and you're looking forward to make money, do this. Then, alam mo, niyo ang sikreto nito, madali siyang paramihin kasi yung mga branches niya, marami kang magiging makikreate na kunting halaman, kunting like magiging malaking halaman later on. Just imagine like the pag anuhin mo yan, ang daming mga magiging bonsai later on, di ba? So then yung mga dahon propagate mo yung dahon. Pag alam mo ang sikreto ng dahon sa pagpapatubo, sa isang dahon, pag kung alam mo ang secret, makapagpatubo ka ng 5 to more than 10 halaman sa isang dahon. Then, hindi, basta hindi malalanta yung dahon, you can propagate again. Halimbawa, tumubo na siya ng mga 5 or 6. But may sikreto dyan. Dapat malalaman mo yung sikreto. So, halimbawa, tumubo na siya, nagbigay na ng 5 or 6. It depends the way you planted the yung dahon. Pag tumubo na yun and enough to take it out, then kasi yung dahon magiging mabubuhay uli siya kasi nag-uugat doon eh. So magaganda uli. Then kung alam mo yung sikreto na you can let the dahon na buhay siya palagi, then you can replant again and create another babies. Baby jade. So, kaya money plant talaga siya. Then, pag pinutol mo yan, yung halimbawa yung branch, pinutol mo, dadami palalo yung mga halaman na tutubo dyan, yung mga branches. So, it gonna keep branching. So, the more you cut, the more it gonna give another, kasi pag kinuha mo yan, yung just imagine pag lalaki na yan, medyo malaki-laki na, tatanggalin mo na naman, then itatanim mo, there's another plant na naman, so then tutubo na yan, unstoppable yung pagtubo niya. Then halimbawa ganyan, tingnan mo, pinatubo ko yung mga plants na yan from leaves. So, matanda na siya. Magiging, pwede ko nang i-design for a small bonsai. So, pinutol ko siya para magbibigay siya ng mga branches na, yung mga maliliit na halaman sa gilid. Magiging branches yan later on. Then, magkikreate siya ng marami. Sometimes, in one, yan, kakaumpisa pa lang yan. Later on, dadami pa yan. May tutupo pa sa ibang area. So, yan ang sikreto nitong jade plants. Kaya, lalo na ngayon, because of our sa tulong ni President Duterte sa atin, yung pagninegosyo sa Philippines na nagiging funded na, at saka yung business is everywhere, nakakapagpadala tayo ng mga anong mayroon sa Philippines na ipapadala na doon sa ibang mga bansa, then do this too. Kasi yung ibang bansa, wala silang enough na actually yung
yung climate natin sa Philippines is so perfect for this. Yung mga aloe vera, mga jade plants, is so perfect in there. So, dapat lang malaman mo yung sikreto. So, kung ako sa inyo, no, I am planning to go to my parents' place and do this propagation of this. Magiging isa sa mga halaman ko na itatanim ko sa lupa na binigay ng parents ko sa akin is this plant and the aloe vera at saka yung nopalis cactus, yun ang mga itanim ko. Kasi wala silang problema. It's so, ano, forgiving. Pag hindi mo natubigan, ano pa rin sila, magsusurvive. But pag tinubigan mo, mas lalo silang gaganda at magbibigay sa iyo ng maraming branches, gaganda yung halaman, magbibigay ng maraming dahon. So dadami yung ano mo, itatanim mo, then dadami yung money mo later on pag marunong kang magpalakad ng negosyo. The one I regret, kasi nung nag-umpisa akong magtanim ng aloe at saka nito, maraming gustong bumili ng mga halaman ko, but I always just give. Masyadong madali kong inalagaan at pinapatubo. So, at hindi pa ako nagde-decide na to make money. Kaya, binibigay ko lang. So, I think because I'm growing old and ang pagtatrabaho, imposible na. So, I'm planning to have a farm na ipa-farm ko itong jade na to. Kasi marami siyang magagawang pera. Sa totoo lang, we need to make money. Then, saka na yung charity. Kasi yung sa akin naman, kahit hindi ko kilala, pumupunta lang sa bahay kasi ganito yung story ko sa bahay. I planted a lot of aloe vera and nopalis, then dinidisplay ko yun sa harap ng ano namin, sa tinitirahan namin. So, kasi obvious na nakikita nilang but super dami yung aloe vera, then later on yung nopalis. Then, ang daming taong nag-i-stop over sa tinitirahan namin dun sa Waipaho. Then, nagpapa-educate sila sa akin. Then, after that, gustong bumili ng mga halaman ko. Then, nakikita rin nila itong jade ko. So, yung ginagawa ko, after educating them about the benefits of aloe vera, my nopalis cactus, then, gustong bumili ng mga halaman ko. Then, hindi ko pinagbibili. Binibigyan ko sila. I give them a lot. Then, so, ngayon, maiba ang takbo ng usapan. It's talking about business. So, hayaan mo akong mamimigay. But later on, maybe yung pagtingin ko sa, ano, instead na charity palagi, baka magninegosyo na rin ako nito. Kasi talagang maganda ito. At saka, if you're making money, then you can do your charity after, diba? So, yan ang story ko nitong halaman kong jade. So, good luck sa inyo na nanonood nito. Lalo na sa mga kabataan na mahilig magtanim at gustong magnegosyo. Talagang magkakapera kayo while you're growing up. Together with your plants na ganito, you're making money. You're gonna help, you will help your mom and dad na magkaroon ng money. So,
the longer na mayroon kayong ano, tumutubo itong nagiging matanda yung mga halaman yung jade or kahit ano, then nagiging mahal. So kayo, marami kayong magagawa, mga bata pa kayo. Then I'm willing to teach you guys because for almost 13 years, naparami ko to. Then maraming sikreto na dapat niyong malaman para maging successful yung pagpapatubo ninyo ng jade. Then about sa money, sa pag-mimic money, talagang nag-mimic money kasi palagi ako nag-check ng sa mga ginugugo ko, palagi naghahanap ako ng mga matured ano, yung mga jade plant na for bonsai. Ang daming bumibili, then ang mamahal, like even kana afford. So pati yung baby plants, maraming bumibili. So I encourage you guys, if you want to make money from scratch, let your parents or you, if you decided na kayo talaga ang magpa-plant, bili lang kayo ng iilan, then paramihin nyo from propagating the leaves and the branches. Iwan mo na lang yung trunk, yung ganito. Hayaan mo siyang tumanda. Ang harvestin mo lang yung mga branches at saka yung maliliit na stem at saka yung ano, yung dahon. Then dadami at dadami na yung ano mo, yung mga halaman. Then you can make money. It's person number 30 is helping people to have business. So may fund tayo dyan sa Philippines kung hanapin nyo lang. So this one is not expensive. So good luck. It's a lucky plant and it's a money plant. It's totoo. Thank you. See you on my next video. Bye. Enjoy, bros.